What's up mga kabilog? So ito tayo muli, another brand new videos, another build ng PC na naman. And syempre, dito sa vlog natin, binibuild natin yung mga budget PC. This build is Ryzen 3 or 350G. So kung nakapansin nyo, nakaraang mga vlog natin, meron na tayong build ng Ryzen 3 or 350G. At syempre, bago natin simulan yung vlog natin, baka pwedeng pa-subscribe naman ni James TV and hit yung notification bell para once nag-upload ako ng mga bagong videos, mga how-to videos, and personal vlog natin, mano-notify kayo. Kaya malaking tulong sa akin yan, mga kabilog. Okay, bago natin simulan, pasok muna tayo sa intro. So ayan, bago natin simulan ang pag-build ng PC, tatanungin ko muna kayo kung bakit gusto nyo mag-build ng PC. Ayun! So, pumapasok na sa utak nyo yun kung bakit. Una, yung iba ginagamit sa school. Pangalawa, pang-office. Pangatlo, mga competitive gaming. So, kung yun lang ang naiisip nyo, so, marami pang iba. Siyempre, ginagamit din iba sa pag-editing. Isa na rin yun. And marami pang iba kung nag-build tayo ng PC. So, unang-una, kailangan natin, syempre, di ba, budget. Swak sa bulsa, and nandun na yung mga kailangan mo. Dito sa mga build natin, pag nag-build tayo ng PC, nilalagyan ko na rin ang operating system para once na nakuha na ni client, gagamitin na lang. Optional na lang siguro yung activated na yung anong features ng Windows 10 at Microsoft Office. So, this build, mga kabilog, budget lang to at pasok to sa bulsa nyo. Then syempre, pwede na rin itong pang-gaming. Ngayon, ano-ano ba kasama sa build na to? So, unahin natin yung accessories niya nakasama. Meron na siyang headset, with mic na rin to. Syempre, pag may kausap ka, video call, or nagzo-zoom kayo, may mic na siya. Then, naka-headset na rin, may sound. Keyboard. Ayan, kasama na rin siyang keyboard. Plug and play na lang kasi ito eh, pagka nakapag-avail kayo ng ganitong package. Color white siya, RGB na rin. So, umaga, basic na kasama to, mouse and keyboard. Power supply pala niya, lagi natin ginagamit. Trusted brand na natin to, YGT. So, kung gumagamit kayo ng ganitong brand, okay na okay to, YGT. So, matagal ko na rin ginagamit. 750 watts, top 1. Tapos, yung storage natin, SSD lang siya. Nakakuha tayo ngayon ng 240GB na King Specs. Ayos na ayos to. Tapos, yung RAM natin, favorite ng bayan, de joke lang. Ito yung nagagamit ko lagi. At nakukuha ko dun sa supplier ko, HyperX. So, goods na goods to. Ang specs pala nito, 8GB RAM, 2600MHz. Tapos nga pala, yung cooler niya, hindi na yung stock cooler ng Ryzen. So, sa vlog natin, ito yung nakukuha talaga natin, ano? CPU cooler. So, napakastig nito, guys. So, buksan natin, ha? Tignan naman, ang mastig, di ba? Advantage nito, pag yung motherboard mo merong RGB header, swak na swak to. Mag-sync yung RGB nito, may mobo sync siya. Mas maganda siya kaysa stock. Then, ang laki niya, solid. Tapos naman sa fan, syempre yung fan natin, ayan, YGT pa rin. This video pala mga kabilog is not sponsored by YGT. So, ito talaga yung ginagamit ko. Quality, tsaka mura sila pagdating sa mga PC parts. Try nyo yan. Ayos na ayos. So, may kasama siyang 2 fans, RGB din. Nabili niyo to, meron na siyang kasama LB link na wifi dongle. Plug and play na lang to mga kabilog. May wifi na siya. Hindi na kailangan ng LAN cable. Kung pang Facebook, Zoom, and Google Meet, okay na okay to. Sa gaming, hindi ko pa na try kung okay siya, kung naglalag ba yung games. Try din natin, gagawa din natin ng video. Siyempre, yung favorite natin, ASRock motherboard. HD, check natin ha. Ayan. So, yung Ryzen natin, ayan. So, nakikita nyo, 3 type siya.
So kadalasan ang nakukuha ko talaga is ganito, tray type na siya. Wala yung original box, pero legit to mga kabilog ha. So ganito lang talaga nakukuha ko dun sa supplier ko, naka-tray. Tanggalin na natin yung kailangan natin, itong backplate tsaka yung SATA cable. Then kukunin na natin yung motherboard. Siyempre, pagdating sa case, hindi tayo magpapahuli. Ang lapad na at malaki. Airflow nung front natin, ang ganda. Then malawak yung space sa loob. Napakaganda nito, YGT rin. So, sulit na sulit to. Unbox natin para makita nyo. By the way mga kabilog, nakita nyo itong mousepad extended natin. Kasama yan, napakaganda o. Logitech yung brand. Swak na swak to sa inyo, kung budget na to. So ayan mga kabilog, nakita nyo yung front. Ayan, airflow nung ano, is ganda. Siyempre, budget yung case. Kita mo naman quality. Tempered glass na siya. Then titignan mo yung likod. Malapad, hindi siya yung payat. Then yung panya dito, kung napapansin nyo, 12cm siya. So pwede ka maglagay ng outtake fan. So bubuksan natin itong case na ito. Check nyo. So ito yung tempered glass niya. Tempered glass siya. Then kung makikita mo sa loob, laki ng spacing mula dito sa likod. Titignan mo naman yung gilid nito, nilalagyan siya ng fan or hard drive kung ano gusto mo dyan ilagay. At tanggalin natin yung harap. Then nga pala, yung mga pindutan niya, yung switch, ayan, nasa taas na rin. Ha? Wala sa harap. So napakasimple lang. Pipindutin mo lang dito, alabas na yan. So baklasin natin yung front case. So, ang laki ng malalagay mo dito sa front. Sa side naman niya, ayan o, nakikita nyo, pwede pa siyang lagyan ng SSD. Diba ang galing? So ito yung skeleton niya pagka wala na siya nakalagay. Okay? So ito, step by step, bubuo tayo ng PC para medyo clear sa inyo sa hindi pa nakapag-build ng PC dyan. Ito yung simpleng tips na pag-build ng PC. Dito sa tutorial natin, hindi natin kailangan gumamit ng anti-static. Optional yon kung gusto nyo gumamit ng ganun. Kasi based on my experience, so hindi naman ako gumagamit since nag-build ako, wala pa na nasirang PC pagdating sa ganun. Ngayon mga kabilog, magsisimula na tayo mag-assemble na computer natin. Ganito lang siya, sundan nyo na lang yung guide, panoorin nyo muna sa YouTube or sa video ko paano siya ginagawa bago kayo mag-build ng PC nyo. So disclaimer, itong video natin is para sa mga newbie at nagsisimula pala mag-assemble ng computer or nag-aaral pa lang ng about sa computer. Okay? Start na tayo. So, ang una natin gagawin is ilalagay natin yung processor sa motherboard. So, alamin nyo rin, dapat yung motherboard na gagamitin nyo compatible sa processor na gagamitin nyo. So, ang gamit kasi natin dito is E320 AM4 AM4 socket para malaman nyo din sa processor nyo meron din siyang arrow. So ganun yung paglagay nito mga kabilog. Pwede kasi mabali yung pin, yung mga pin na to sa ilalim pag nagkamali ka ng lagay. Ayan o, para malaman nyo kung anong socket to, socket AM4. Ayan, nakalagay naman siya dyan. Then iangat mo lang to. Ayan. So ilalagay na natin. So pag hawak nito sa side, huwag sa ilalim kasi pwede mabend yung pin. So yung arrow na yan, check mo dito, ito pala yung arrow. Ito yung arrow ha, check nyo dapat na kung ano yung arrow ng processor mo, tatapat mo dito. And ilalagay mo lang siya. So ayan. So hindi mo na kailangan siyang i-press, ilalock mo lang siya. Ayan, nakikita mo naman itong lock na to. Iyaganyan mo lang siya. Ayan. So ganun lang yung paglagay ng processor. Ngayon naman, ilalagay natin yung CPU fan nito. Patanggalin muna natin itong ano nito. Order ng ano, CPU na to. Hindi natin kailangan yan. Ngayon, ilalagay na natin yung CPU fan niya. Ngayon, ilalagay natin yung thermal paste. So, ito yung kasama sa box. So, yan, okay na yan. Nakalagay na yung thermal paste. Ilalagay na natin ito. CPU cooler niya. So, dahan-dahan lang.
Sa kabilang side naman. Ngayon naman, ilalagay natin itong CPU power niya. CPU fan power. So, ito yung RGB header niya. Gagamit nyo ito pag yung motherboard nyo is may mobo seat ng RGB header. So, itong motherboard na ito, wala siya. So, sasalpak lang natin ito, CPU fan power header. Ito siya. Nakikita mo naman yung ano niya, yan, yung gatla niya. Pasok mo lang siya dyan. Tapos ito naman yung ano supply niya. Kakabit natin ito sa power supply mamaya. Ngayon, ilalagay natin yung RAM, HyperX. Ayan. So, paglagay na, dapat titignan mo rin yung ngiti niya. Kung kakakma dito. Yan, so dapat guys, alam nyo rin yung socket nito ha, DDR4 to, dapat yung memory mo, DDR4 din. So paggamit mo DDR3, so hindi siya gagana dyan, hindi siya magpipihit. Ilalagay natin siya, itugma mo yung ngipi niya, ayan. So tsaka natin ilalagay. So pag ito narinig nyo nag-tick, okay na to. Ayun, so narinig nyo yun, and umangat na yung lock na to, ito yung lock niya sa kabila. Ibig sabihin, nag-fit na siya. Okay na yan. So pag naglagay ka pa ng isang RAM, ganun din. So dapat magtitik din yan dito. Ngayon, ilalagay naman natin siya sa case. So ganito lang siya. Itatapat mo lang siya sa butas ng mga yan. Yung mga screw. Ayan, yung mga butas siya. Doon papunta sa case natin. A few moments later. Ngayon, ilalagay na natin siya dito. Nakikita nyo to. Ganyan nyo siya i-screw. Ayan mga yan, i-screw natin. So marami na tayong backup screw. Ito na lang yung gagamitin natin. Hindi na natin bubuksan yung nandun sa stock nya. So marami na rin kasi ako nag-build na PC before. So dito na lang tayo kukuha. So yung kukuhain yung screw is yung, so mukhang wala na, yung stock na lang gamitin natin. So pag gumamit kayo ng screw para sa motherboard ito, yung parang meron siyang flat sa gilid. Kasi dalawang klase yan. Ito, ito kasi ginagamit ko kadalasan sa hard drive. So ito yung gamitin nyo, parang meron siyang flat sa gilid. So ito yung ginagamit sa motherboard, magpifit doon. Kasi ito, hindi ito nagpifit eh. Nagagamit ito sa hard drive or sa SSD. So ilalagay na natin, tatapat nyo lang. Bago nyo ilagay yung motherboard, unahin nyo muna itong backplate. Then, yung dito sa may HDMI, medyo iangat nyo siya kasi na humaharay pag nilalagay. Minsan isa yun na sa nakakalimutan. So ayan, nakalagay na yung backplate. Kakabit na natin siya. Kung hindi kayo mahirapan, ihiga nyo. Tsaka nyo ilagay yung screw. So, sa akin, may magnet siya. So, ayan, ilagay ko kagad yung isa. So, try pa tayo ng isa pa. So, ito. So, ayan. So, madali lang siya i-screw mga kabilog. Ganoon lang siya. So, tuloy tayo. Tapusin natin. So ayan mga kabilog, sa paglalagay naman sa screw, hindi naman kailangan lahat ng may butas, lagyan nyo. Nilagyan nyo lang syempre yung kanto, apat na kanto, sa dalawa, tatlo, apat. So okay na yan, yung apat na kanto na yan. Yung bakit hindi nyo nalagyan ng butas, and optional na lang yan, kung gusto nyo talaga lagyan lahat ng screw. Ngayon, maglalagay tayo ng fan. So ito yung supply niya para dun sa ano. Tayo ng fan. Ayan. Lagyan natin siya ng outtake. So paglagay naman ng fan, apat na screw yan, ilagay nyo lang. So dati, nag-uumpisa ako mag-build. Tinatamad ako maglagay nito lahat. Ginagawa ko, dito lang, kabilaan lang. Ah, ngayon, gusto ko yung kinukompleto na. Kasi hindi siya nag-aalay minsan pag yung dalawa lang yung lagay mo. So mas maganda lapat siya, lagay mo yung dalawa. Yung apat na screw pala. Ayan mga kabilog, okay na yung fan natin sa likod. Sakto yung 12C, di ba? Ayos. So lagyan naman natin sa harap. So sa wiring nito, ako nilulusot ko lang siya dito. Yan. So para hindi siya makita. So ganun din, apat na screw din yung ilalagay natin. So kukuha lang tayo ng screwdriver na maikli. Nakakuha tayo ng maliit na screwdriver. So ayun mga kabilog, nalagyan na natin yung mga fan. Lagyan na natin yung front niya. Ayusin lang natin. So para maayos yung wiring mo, pag iwahiwalay mo siya. So header, pagsamahin mo na yung power tsaka yung reset. Para hindi ka mahirapan dun sa paglagay sa header. So ganyan lang. Lagay mo na siya nito. Para hindi magka watak-watak.
Simpleng buhol lang. Then pasok mo siya dito sa eto, pumaganda oh. So para hindi siya makita sa harap, lagi mo siya dito sa likod. So ganun din to. Itong header ng audio tsaka USB. Ayan. Dito muna lang ipasok. Ayan. Then pagpasok na, diyan ka matakban. Pagdating dito sa harap, napakalinis. Walang wiring. So, ngayon, ang wiring niya, nasa likod. Ayusin naman natin to. Ngayon ito, sasalpak muna natin yung header bago natin itali yung mga wire. So meron naman siya lusutan sa baba. Ayan. Dito na natin siya ilulusot. So ayan, ang galing oh. So nakita nyo, sakto siya dun sa header ng mga power supply, reset, tsaka yung positive, negative, and LED. So ngayon, kung gusto nyo matutunan yan, lagi nasa taas yung power. Then sa baba naman niya, bandang right is yung reset. Bandang left naman sa top, plus tsaka minus. Then sa baba yung LED. So set up natin yun. Then may diagram naman yan sa board. Sundan nyo lang yung plus tsaka minus. Ayan, so maayos yung pagkakakabit. Tandaan nyo mga kabilog, pag nakaharap kayo sa motherboard ng header ng switch, laging yung positive na nasa bandang kaliwa and yung nasa right niya is yung negative. Ang naiiba lang dyan yung reset. Ang reset niya nasa right yung positive, nasa left yung negative. So the rest, yung power switch header niya laging nasa left yung positive, right yung negative. Ganun din sa HDD LED tsaka yung positive, negative. So ngayon, diretso tayo sa tatali na natin yung wire niya. So ayan, ito yung mga wire na papunta galing sa front, mga switch niya. Ayan, so dumalas yun na sa baba, then tali mo naman ganyan, simple lang. Sugod natin to. So yung audio tsaka yung USB. So magkahiwalay talaga yan, hiwalay mo lang. Mukha siya magkahiwalay ito. Dito rin natin siya idadaan sa harap, sa gilid. Ayan, yung dalawang nilagay naman natin is yung audio at yung USB para mag-work yung front audio niya tsaka USB. So, may header din yan, nakalagay naman dito sa left side ng motherboard, audio, tapos dun sa kabila, USB. Makikita naman may tagging naman yun na USB. Then ganun din, kayo na rin, tali nyo na rin kung paano nyo gustong maging maayos yung wiring sa likod. So ganun mo na lang siguro. Ito na ganyan. Umano ka sa pagtali, maayos. Ganun lang. Mas maganda huwag nyo pagsasamahin kasi pag pinagsama-sama nyo yung wiring, mahihirapan kayo ba kasi. So, maganda magkakahiwalay siya pagka nag-wiring kayo sa likod. Mami kayo eksang ganito, nagyan nyo lang ulit ng dito. Then, sunod, kakabitin mo na itong mga power supply niya. Ay, yung power pin niya, Molex. Supply sa pan. Ayan. So, bago yan, lagay muna natin yung power supply para isang wiring lang tayo. Abit lang natin yung power supply. So, yung tamang higpit lang. Huwag kasi sobrang higpit. Baka hindi nyo na matanda. So, nakiramdam yung sumikit na, okay na yun. Sige, naman matatanda yun. Apat yun, no? Matigas na, huwag mo pilitin. Ngayon, ayusin natin yung wiring na ito. Lagyan mo ng cable tie. So, simplihan lang natin yung cable management na ito. Ayan. Ayan yung 2014 niya, lusot mo na sa harap. Sunod, yung 4 pin para sa motherboard. Ayan, so ito po lang ng paganyan. Ngayon yung
14 na molex pag sasama-samahin natin. So ako kasi binubuhol ko ito lang ganito, paikot. Design lang. So hindi siya kalat. Magkakasama siya. Ayan, nakita nyo. Magkakasama siya. Depende na sa discarding niyo yan kung paano kayo mag-able management. So, sa akin kasi ganyan talaga ginagawa ko sa molex. So lang po ay ayan. Hindi siya kalat. Tapos ito naman, ikot ko lang ulit dito. Ganyan mo lang. Ganyan ito na lang siguro. Pinan na natin ngayon ito. Tapos, patay lang ganyan maliit. Tapos tayo ng ganito. Iyan mo lang. Hindi ganun kabongga. So, maayos na yung 14 molex mo. Masaltak na lang natin dito yung power niya. Yung power niya. Masaltak mo na lang yun dyan. So, ayan. So, pwede mo isiksik dyan sa gilid. Ayan. Diba? Ngayon, ito naman. Itira ka nito para sa SSD. So, maglabas tayo ng isa. Ilalagay natin yung SSD sa harap dito sa baba. So, lagay muna natin itong SSD. So, paub muna natin. Kailangan mo naman ng screw para dyan is ganito lang. So, sa SSD, ganito rin pala. Yung medyo may pot sa gilid. So, maghahanap pa tayo na lalagyan na natin yung SATA cable niya. Para madali lang siya ilagay. So, sukatin muna natin. So, ako kasi para hindi siya kalat, nirorolyo ko ito eh. Ito ginagawa ko dyan. So, ito makabilog. Kahit hindi nyo biyahin, nasahin nyo yan. Matagal ko nang ginagawa ito sa computer ko. Binibilog ko maigi sa takibol ko. So, ganyan siya tignan pagka nilagay mo. Yun nga. So, ako makakabilog, ang ginagawa ko, nirarolya ko siya yung SATA cable dun sa SATA power keyboard. At saka ko siya i-screw. So, yun yung discard ko doon na sa inyo kung gusto niyo biyahin yun. So, depende sa inyo. Gusto nyo, i-screw nyo yung SATA, yung i-screw nyo na yung SSD nyo at saka nyo isaltak yung mga itong SATA cable at saka yung SATA power cable. So, ngayon i-screw ko na lang siya. Hanapin na natin yung butas niya dito. So, ayan. Nakakabit na yung SSD niya sa ilalim. So, pagtingin mo dito sa harap, maayos yung pagkakalatag ng SATA cable. Nakapulupot sa SATA power cable. Ngayon naman, ayusin natin yung wiring dito sa likod. Yan na yan. So, napaka-konti lang naman ito. Pupupiin mo lang naman yan. Ano dito? Ayan, so, magyan mo na lang na ano ito, tali. Ayan. Okay na yan. So, madali lang mag-wiring management ito yun. Bulan niya sobra. So, ayan nakabilog. Sa wiring management, sinimplihan lang natin yan. So, hindi pa naman ganun karaming wire eh. Pagdating sa malaking PC, doon ka talaga tatagal, abot ka ng oras sa wiring management. Ito kasi basic. PC lang naman to. Tang intro. Ayan, so napakadali lang yan. Ayan, ang ginawa ko, nilagyan ko lang ng mga ano yan. Ganito, nakabuhol, parang alambre. Then, ma-press naman yan pag nilagay na natin yung takip kasi may space naman yan. So, lagay natin yung takip.
So ito yung 2014 niya na, oh. Pipest lang naman yung pag-ganyan. Tapos itong mga to. Okay na. So ganun lang siya kadali. Ayan o. So tapigyan mo lang yan. Ayos na. So ganun lang kadali pagka ano, maliliit na case. Hindi ka ganun mahihirapan sa wiring. Pero itong nakikita nyo sa likod, daming wiring na. Pero dahil sa yung power supply ko, ang tawag ba dito yung ditanggal yung power supply ko eh? Ang tawag doon? Kalimutan ko yung term na yun eh. So medyo mahal yung power supply na ngayon, yung ditanggal yung mga wire sa likod. Nakalimutan ko yung term eh, may tawag dyan. Tapos na tayo mag-build. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo, para sa akin, malinis na yung build na to. Hindi kalat yung wire. Kung napapansin nyo, nasa gilid lahat yung mga wire na dumaan niya. Hindi makikita. Yung iba kasi gusto maglagay ng figure sa loob. Pwede mo lagyan ng One Piece yan, anime, or Naruto, inilalagay nilang figures. So, ayan. Sinimplihan lang natin yung wiring. Or, so, ganito ako mag-build ng PC. Ngayon, i-installan na lang natin to ng Microsoft Office tsaka Windows 10 operating system para matesting din natin. So nga pala mga kabilog, kung interested kayo mag-avail ng PC at gusto magpa-build ng PC, check nyo na sa baba yung description. Makikita nyo doon yung description ng link ng ano, FB page ko, Gigabit Tech PC. And syempre, huwag nyo rin kalimutan i-subscribe yung channel ko, Big James TV. And i-hit nyo rin yung notification bell para updated kayo once nag-upload tayo ng bago mga video. Ngayon, tatesting na lang natin yung performance ito. 3,000 years later. At ayun mga kabilog, sana marami kayong natutunan sa vlog natin today. Basic step by step ng pag-build ng PC. So, itong step na to is maliit pa lang yung ginamit natin PC. Iba rin kasi pagka malalaking PC, marami na siyang ginagamit na peripherals. Wala pa dyan yung external GPU. Wala pa dyan yung nakikita nyo sa likod ko. Meron siyang may liquid cooling siya. So medyo matagal yung wiring management na at malalaki na rin yung ano, nilalagay tulad na no. May malaki siyang pan. So yung pan ng CPU ko naman ganyan siya kalaki. So iba na yung wiring management din na. Yun nga lang, hindi na masyado nagkakalayo. Ano lang, nadagdagan na siguro kasi may nadagdagan na peripherals. Meron din siyang GPU. Pag GPU kasi, kailangan nyo ng 4-pin or 8-pin depende sa GPU na i-install nyo. So, ito yung basic guide natin para makapagsimula tayo ng pagbuo ng computer natin. So, ganun lang guys. Siguro dito ako natatapusin yung vlog natin. And see you na lang sa next vlog natin. And maraming salamat nga pala dun sa mga nagsusubscribe, nagpa-follow, nagsishare sa YouTube channel ko. At syempre, huwag nyo rin kalimutan i-like din yung FB page ko. Gigabit Tech PC. And meron pang isa, yung Big James TV rin. Yung page ko, baka pwedeng pa-like naman. And malaking tulong yan. And malaking like sa akin yan. Maraming salamat sa supporta nyo. So, okay, again, hanggang dito na lang. And see you in my next video. And stay tuned lang sa channel ko. And peace out. Bye-bye.